Solutions, nawa po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. I am Nicole Lajera, Vice President of the Supreme Student Government. Ngayong araw ay masasaksihan natin ang isang programa na napakahalaga. Bilang isang solution, naiintindihan ko ang pinagdadaanan ng mga mag-aaral dahil sa new normal setup. Karaniwan ito ay nagdudulot ng lubos na pagkahabag o depression. Kaya naman bilang tugon sa lumalaking suliranin, ang SSG o Supreme Student Government ay may handog na webinar upang makatulong sa inyo na malampasan ang mga hamon ng new normal setup. Inaasahan ko po ang inyong pakikinig at pag-unawa. Pagkatapos ng webinar na ito, madami kayong mapupulot na aral para maging positibo at maging mas matatag sa pagharap ng inyong buhay. Bago po natin simulan ang ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin sa pangunguna ni Supreme Student Government Protocol Officer Rainier Besas. Nasusundan ng welcome remarks mula sa ating SSG Grade 10 representative na si Gwyneth Penelope Ong. Let us pray, but first let us close our eyes and breathe and feel the presence of our God. Lord, we thank you for this opportunity that you've given us. We thank you for this wonderful and great day. We thank you that you let us taught other solutions on how to overcome their mental illness or mental problems that they are currently facing. God, we wish that this program will be successful. We wish that what we learn in this program will be taught to other people also. We also wish that these learnings about mental illness and how to overcome it and how that works it will have a huge impact to us and to other people. Thank you for everything. We also ask for forgiveness for all what we have done. We wish that this pandemic also will stop already so that we can continue our daily lives normally. All this we pray to our Heavenly God. Amen. In behalf of the Supreme Student Government, sa pangunguna ni Ginang Hernaline M. Amapilis,
Sapat nubay ni Ginang Jocelyn D. Tarayo, ang ating araling panlipunan department head at sa suporta ng ating pinakamamahal na punong guro, Dr. Alvin D. Angus, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay ating masasaksihan ang kauna-unahang webinar na handog ng SSG na makakatulong sa pagpapanatili ng inyong mental health sa gitna ng suliraning dala ng new normal na pag-aaral. Batid po natin na ang kalusugan ay hindi lamang sa ating pisikal na katawan, kundi mahalaga din mapanatiling malusog ang ating emosyon at isipan. Kaya po ang webinar na ito ay may kalakip na ilang gawain na ipapasa sa inyong mga AP teachers. Inaasahan ko po na kapagkatapos ng webinar na ito ay higit po ninyong mapahalagahan ang inyong isipan. Tandaan, ang malusog na kaisipan ay susi sa matagumpay na kinabukasan. Muli, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Gwyneth Penelope Biong, isa sa ating SSG Grade 10 representative. Magandang araw, Shalicians! Ako nga po pala si Drew Mary O. Sabater, sekretarya ng SSG. At alam kong sabik na ang lahat na matuto ngayong araw. Kaya naman malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang ating mahusay na tagapagsalita para sa unang paksa na pinamagatang Maintaining a Healthy You. Isa siyang mahusay na guro mula sa Arsenio C. Herrera Elementary School ng Maynila. Isa din po siyang Gender and Development Coordinator at kasalukuyan din pong DepEd Itulay Tutor. Isang virtual na palakpakan para kay Ginang Nelda O. Sabater, Master Teacher 1. Isang ma-healthy na araw, Shalicians! Ang aking pagbati sa mga bumubuo ng paaralang Shalito Zamora Junior High School sa pangunguna ng kanilang punong guro, Mr. Alvin D. Angus, sa mga dalubguro, mga guro, mga magulang at mga mag-aaral, lalong-lalo na sa bumuo ng Supreme Student Government sa pangunguna ng kanilang SSG Advisor, Ms. Hernalyn M. Amabilis. Isang virtual na pagbati po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang karamdaman. It is my first time to talk to junior students like you kasi nasanay ako na ang palaging nakakasalamuha ko o nakakausap ay mga elementary pupils. But as a teacher and as a mother also, I believe and I will try my best that I could input some ideas regarding our topic for today, and that is maintaining a healthy you, this new normal. At the end of the session, you are expected to 1. Understand health and its components. Number 2. Know the different ways to promote mental health. Hindi na bago sa inyo, dear students, ang COVID-19 pandemic. Kung tutuusin nga, nasa magdadalawang taon na tayong nakikibaka kontra pandemya. At masasabi ko sa inyo lahat, congratulations! Okay, dahil nakayanan ninyo at patuloy pa rin kayong nakikibaka kontra pandemya. Diba? So talagang nandyan pa rin tayo, okay, patuloy na lumalaban at unti-unti na tayong nakaagapay sa hamon na dulot ng COVID-19 at tayo ay nakasabay na sa tinatawag na new normal. Diba? So alam ko, syempre sa tulong ng inyong mga guro, ng inyong mga kaibigan, at lalong-lalo na ng inyong pamilya, okay, lahat ay kayang gawin. Lahat ay kayang solusyonan. Lahat ay kaya nating maagapan. Okay? Kapag sama-sama at tulong-tulong. So, dear students, I will start my topic with this question. What is health?
According to the WHO or the World Health Organization 1948, health is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. How can you say that you are healthy? Masasabi mo ba na healthy ka dahil malusog kang tingnan? O dahil wala kang nararamdaman na anumang sakit? Let us take a look in this figure, the health triangle. The health triangle was created in 1997 as a project of an Alaska middle school. The health triangle has served as a graph that measures an individual's physical, mental, and social health. The creator here uses an equilateral triangle to represent the aspects of health, because all of the sides of this type of triangle are equal. So it stresses out the equal importance of each of these aspects. In fact, devoting more attention to one particular side while neglecting the others can lead to health imbalances, because all of these three sides are dependent on each other. Okay. Halimbawa mga bata, may isang estudyante na very conscious sa grades niya. So talagang matindi siyang mag-aral na kung minsan pati yung pagkain niya ay nakakalimutan na niya. So ano ang mangyayari? Okay nga ang kanyang mga grades, pero ang kanyang physical health naman ang nako-compromise. Okay? Or even his social health. Kasi mostly ang talagang mga very studious na mga bata ay nakakalimutan na rin makipag-socialize. I will discuss first the physical health. Good physical health is linked to fitness. Ang good physical health daw ay naiugnay sa salitang fitness. Fitness na ang ibig sabihin ay kakayahan ng isang taong gumawa ng mga bagay o mga gawain na hindi agad napapagod o nangangailangan ng tulong ng iba. So, being able to perform actively the physical tasks involved in life as well as sport. The components of physical health are exercise, nutrition, sleep, alcohol and drugs, and weight management. Para tayo ay magkaroon ng physical health, isa-isahin natin ang mga dapat nating tandaan ng mga components ng pagkakaroon to. Let us discuss first exercise. So exercise is the act of using your muscles to stay physically fit. It helps you give more energy, maintain weight, increase confidence and self-esteem. And it helps also to battle chronic diseases. Sa edad nyo ngayon, at dahil na rin sa sitwasyon natin, nabawasan na yung physical activities natin. Kasi kung dati, sa normal pa, yung simpleng paglalakad papuntang school na ginagawa nyo palagi araw-araw ay malaking bagay na yon para sa inyong physical activities. Na kung saan ang inyong katawan ay naigagalaw ninyo, di ba? So ang pagsali sa mga activities that requires your body movements, yung pag-akit sa hagdanan, okay, halimbawa yung room mo nasa third or nasa fourth floor, okay? So tapos dahil ngayon nasa online na tayo, most of our time ay nakaupo na. Okay, nakaupo mula nung nag-umpisa pang magturo si teacher hanggang sa paggawa ng mga task, nakaupo tayo palagi, hindi lang kayo. Okay, maging ang mga guro, okay, maging yung mga magulang na naka-work from home, talagang nabawasan ang ating physical activities. Okay? Kaya importante na maglaan tayo or maglaan kayo ng time sa paggalaw-galaw ng katawan. Maaari niyong ayain si na mama, si papa, yung mga kapatid nyo na sumayaw, o kaya maglaro sa loob ng bahay para ma-stretch ang mga muscles. Diba? O kahit simpleng pagtulong sa bahay, sa mga gawaing bahay, ito ay malaking bagay na para magkaroon tayo ng exercise sa araw-araw. Next under the physical health is nutrition. Proper balanced meals are essential in leading a healthy life. Okay? Tayo, we should eat nutritious meals because it creates a balance
between what we eat and the way our body uses the food for energy and growth. Okay? At isa nga sa mga itinuro sa atin ng DOH ay ang Pinggang Pinoy. I'm sure alam niyo na ito, dear students, kasi isinama ito sa pagtuturo sa MAPE, yung tinatawag nating wellness. Diba? So, pag sinunod mo ang suggested Pinggang Pinoy, tsak, magkakaroon ka ng healthy life. Okay? The Philippines uses this daily nutritional guide pyramid and has developed pyramids for different population groups. Okay? But does this healthy food, or what we call this Pinggang Pinoy, it completes the messages of the pyramid by showing adequate distribution of nutritious foods in a meal. Diba? Ipinapakita dito sa Pinggang Pinoy ang tamang pagkakadistribute, equal distribution of foods. Ano ba yung dapat mong kainin tuwing almusal, sa tanghalian, at sa hapunan? At alin ba doon sa mga pagkain ang mas marami kang dapat mong kainin, or ano yung mas less lang ang dapat na kinakain mo? Susunod naman sa physical health ang sleep o ang pagtulog. Okay? It is recommended that the average sleep a person should have is at least 8 hours of sleep a day. Diba? So the human body likes regularity. So try to go to bed and wake up at the same time daily. Ayan, alam ko ito yung mahirap gawin eh. Lalo na ngayon kapag talagang busy yung ating pang-araw-araw na ginagawa. Sobrang busy, minsan nakakalimutan na yung matulog, di ba mga bata? So, alam mo, napakahalaga nung tamang pagtulog. Dahil kumbaga sa cellphone, pag na-low bat, need na i-charge. So, mas lalo na, ganun din sa ating katawan, mga bata. Dahil sa maghapong gawain, okay, kailangan din natin na magpahinga, matulog. Okay? Minsan ang anak ko, naku, palagi kami nagtatalo kasi gabi na, okay, umaabot na minsan past 10 ng gabi. Gumagawa pa rin siya ng mga task niya. Tapos minsan sisilipin ko, sasabihin ko sa kanya, nak, magpahinga naman, bukas naman, okay? Kasi gabi na, para naman mapahinga ka. Kaso minsan talaga, hindi ako nasusunod. Kasi alam niya naman, talaga nga sinasabi niya, naku mami, meron pa akong gagawin pa na iba bukas, okay? Kaya wala, siya din na minsan ang nasusunod, okay? So, talagang napakahalaga ng sleep dahil talagang ito yung nagbibigay sa atin ng, kumbaga, marerefresh tayo, diba? So, kung may mga bagay ka na ginagawa, tapos bigla ka nalang inaantok, pagbigyan mo ang katawan mo. Okay? Kasi kailangan niya yun. Okay? Kasi at the time naman na pag gumising ka, alam ko na na-recharge ka na. So, maaari mo nang ituloy yung mga gawain na hindi mo or naputol mo na gawin. Next in physical health is alcohol and drugs. Alcohol and drugs interfere with messages to the brain and alters perception. Okay, sana wala pa po sa inyo, dear students, ang pumasok sa ganito. Okay, at huwag yun ang subukan kasi hindi talaga siya maganda o nakakabuti sa inyong kalusugan. Okay, ang paggamit ng mga substances na ito, mga bata, it will put you at risk. Okay, for accidental injuries, car crashes, trouble with the law, or unwanted pregnancy and fights. Okay, para naman sa ating mga elders, sa mga ating mga magulang or sa mga relatives natin nakasama sa bahay, kung kayo man ay mga naninigarilyo at talagang hindi ito maiwasan dahil ginagawa nyo na siya, okay, pakiusap na lang natin, sana po ay lumabas po tayo ng bahay para hindi po ito malanghap ng ating mga kasama sa bahay na hindi naninigarilyo. Kasi kahit po sila ay hindi gumagamit, okay, yung usok po nito ay nakakaapekto sa kanilang kalusugan. And last for physical health is what we call weight management. Okay? Maintaining a healthy weight decreases your risk of certain diseases such as heart disease and diabetes. Okay? Kung marami kang nakain, be sure na may gagawin ka din para ma-burn ang mga calories na na-intake mo sa katawan. Kasi mahirap na, lalo na ngayon na ang mga tao mostly ay nasa bahay lang dahil naka-work from home,
at lalo na din kayo dahil online class, ang tendency palagi kang iniimbitahan ng kusina mo para kumain, okay? Kaya dyan din papasok ang exercise, syempre, and proper nutrition dahil it will help you to maintain a healthy weight levels, okay? And now, let's go to the second side of the health triangle, and that is mental health. Ito talaga ngayon, dear students, ang mostly the trending topics sa mga webinars dahil sa ating naranasan this pandemic. Diba? So ano nga ba ang mental health? Pag sinabi bang mental health ay dapat matino ka, yung pag-iisip mo, yung tipong pag sinabi mental health, iniisip agad yung salitang baliw na ang tawag sa'yo or may something, ganon. So mental health deals with how we think, how we feel, and cope up with our daily life. Okay? It encompasses learning, stress management, and mental illnesses or disorders. Ngayon, dear students, isa-isahin naman natin ang components ng mental health. Okay? The first is learning. Learning is the development of skills, behaviors, and knowledge. Okay? It increases self-confidence, awareness, and self-perception. Okay? It also teaches us on how to cope skills or coping skills. So to make it simpler, okay, ito yung nag-aaral tayo para tayo ay matuto. Kahit ang mga guro ninyo, di ba? Kahit tapos na kami sa aming mga pag-aaral, ay hindi pa rin tumitigil na mag-aral. Dahil ang pag-aaral ay continuous, so every day there is a new learning. So at normal po yan. Yung mental health is in the right track if you didn't stop learning new ideas, new experiences, new knowledge, new behaviors na lalong magbibigay ng maturity sa'yo as individual. Next under the mental health is what we call the stress management. Okay, when you say stress, it deals with the way our bodies and minds deal with life changes. Okay, I'm sure alam nyo, dear students, ang famous quotation natin na the only constant is change. Diba? Ito lang talaga yung permanente na nangyayari, yung tinatawag na pagbabago. So palagi, patuloy at forever and change o pagbabago. Kaya dapat marunong tayong i-handle ang anumang mga pagbabagong dumating sa atin, either it is physical or emotional change. Okay? So gaya ng nangyari sa atin ngayon, isang malaking pagbabago talaga, dear student, ang ating naranasan na mga changes or impact ng tinatawag nating COVID-19 pandemic. Okay? Lahat tayo ay naapektuhan, lalong-lalo na kayo dahil nasa stage pa kayo na kailangan nyo pang makikipag-socialize sa mga classmates nyo, magtutuklas ng mga bagong kaalaman, okay? Pag-ipon ng mga high school life experiences. Kaya matindi talaga ang adjustments na ginawa ninyo. Katunayan nga, yung mga graduate student natin, yung grade 7 and grade 10, hindi nila naranasan ang tinatawag na graduation na umakyat sila sa stage. At ito ay nakakalungkot sa part nila. So kung hindi mo siya kayang i-handle, nandun yung ma-depress ka. Kaya it is important to learn healthy ways to deal with stress, or you could be at risk for anxiety or depression. At yun nga, pag di mo nakayanan ng stress or yung mga problems mo with school, friends, and family, hindi mo na-handle ng tama, magkakaroon ka na ngayon na tinatawag na mental disorders or illnesses. Mental illnesses includes depression, bipolar disorder, schizophrenia, and phobias. At pati na rin yung mga tinatawag nating developmental disorders, gaya ng autism. At ngayon, dumako na tayo sa last side ng ating health triangle, at yun ang social health. Social health deals with the way we react with people within our environment. Diba? So this includes public health, family relationships, and our peer relationships, okay? Or sa mga friends natin. Pag-usapan naman natin ngayon ang isang component ng social health, ang family relationship. Okay?
So a healthy family relationship is one that is supportive, loving, responsible, and balanced. Diba? So families daw should work together to eliminate stress and negativity in the home. So promoting a safe and enjoyable environment. So dapat ganun po ang relationship ng isang family. So kaya masasabi ko, dear parents, it is very important that we spend extra time for our family, especially to our children. Kahit gaano pa tayo ka busy sa work, 'di ba? Let's find time to listen to them. So ask them how they feel. Okay ba sila? Kumustahin natin yung kanilang pag-aaral or even their love life. Okay, baka mamaya meron na, hindi nyo pa alam. Okay, so in my own experience as a mother of 5 children, a teacher also of hundreds of learners a day with extra work pa outside the school, I really see to it that I have time for my children. So, okay, I let them feel how important they are. Okay, so pinaparamdam ko talaga kung gaano sila ka-importante sa amin by not ignoring what they need. Okay, gaya po ng webinar na ito. Okay, this is one of the platforms of my child being in the SSG. So, kahit sobrang busy ng schedule, okay, namin ng asawa ko, we really extend our loving hands, okay, and support to her. Kaya talagang ginagawa namin ng paraan na maipakita sa kanya na yung suporta namin ay buong-buo. So, kaya alam nyo, dear parents, nalulungkot talaga ako ng sobra. Kasi kapag lalo na, okay, ako, teacher din ako, okay, may mga estudyante ako na talagang nararamdaman ko na napapabayaan na sila ng mga parents nila. Nakakalungkot lang kasi kapag kinukumusta ko yung mga parents, okay, about the performance of their child, tapos bakit hindi nakakapasok, so bakit hindi nakakagawa ng task, tapos ang idadahilan lang sa akin ng parents, okay, yung sagot talaga nila na hindi nagbabago, yung salitang sobrang busy kasi ma'am, okay, para ho kami may trabaho ng asawa ko, talagang hindi namin siya natututukan kasi talagang lahat ng oras namin nakatutok sa trabaho. So, di ba talaga nakakalungkot siya eh? Kasi, ba't ganun? Ako din naman ay may maraming trabaho. Okay, yung iba din naman, marami ding trabaho. Okay, sa bakit po na gagawa ng paraan? So, hindi ko naman po kayo dyan madidiktahan kung ano man po ang inyong gagawin kasi it's your family. But, tandaan po natin, dear parents, na tayo po ang susi sa ikakatagumpay ng ating mga anak. Kaya po, talagang suportahan natin sila. Mahalaga din syempre sa family relationship ang open communication. Lalong-lalo na sa mag-asawa, dapat open po kayo sa isa't isa na magsabi kung anong man ang mga problema ninyo. Okay? Para, kumbaga, hindi kayo nagtatago ng mga secrets sa inyong mga partner. Kasi nga, di ba, sila inyong kahati sa anumang problema na dinadala po ninyo. Kasi kapag nagkakaroon po ng hindi pagkakasunduan ang mag-asawa, napupunta po ito sa away. Tapos kapag nag-aaway, syempre nakikita ng mga bata at naapektuhan sila. Tapos yung iba pa na pamilya na talaga hindi na nakaya na i-resolve, ang nangyari, naghihiwalay. So kawawa yung mga batang naiwan. Okay, gaya nga ng mga cases namin sa school, okay, karamihan ng mga non-performing na bata, kapag ito ay inaral, kapag in-interview namin, napag-aalaman namin na dahil sa family problems. So, kaya po, their parents, so talagang isa po tayo sa napakahalagang tao sa buhay ng ating mga anak. And now, last under the social health is what we call peer relationships, okay? So, strong and supportive friendships increase happiness, self-esteem, and reduces stress, diba? Kasi alam nyo, lahat tayo may kaibigan kasi mahalaga din ang friends sa buhay natin. Kasi aside from our family, isa din sila sa nakakapagbigay sa atin ng saya, okay, diba? Napagsasabihan natin ang ating mga secrets,
O, diba, lalong-lalo na kayo, na pagsasabihan nyo ng mga sikreto nyo pag umakrush kayo. O, diba? Tapos kaya sila ang napagsasabihan nyo ng mga secrets nyo kasi baka nahiya kayo sa parents, sa family nyo. O, diba? So, kumbaga, sila ang naging network nyo or natin. Okay na kung ano man ang mga hindi natin masabi o ma-express sa ating family, at least may channel kayo na makapagbibigay sa inyo ng mga advices. Diba? Friends are there to help celebrate your accomplishments and there to support you in times of need. So, nandyan din sila na paghihingan nyo ng mga problema nyo. Okay? Nandyan sila, handa na makinig or nahanda rin magbigay ng mga payo kapag kailangan. So, yan po talaga ang mga kaibigan. Okay? Lalong-lalo na kung ito ay mga kaibigan na talagang support na support sa'yo. Okay? So, dear students, we are done with the components of health under the health triangle. And I hope that you gained something from it. Okay, if you will use this health triangle, I am sure you will maintain a healthy life, lalong-lalo na this new normal. Okay, students, before I end my session, I would like to ask you to take this health triangle activity. Okay, I will give a copy to your SSG advisor, Ma'am Amabilis. And I hope that you will take this activity for you to know your wellness status. Okay? So, sana gawin nyo mga bata ha. Kasi mahalaga po siya para ma-assess ninyo ang inyong status ng inyong wellness or yung well-being ninyo. Okay? Tapos meron din kayong sasagutan dito na health inventory. Okay? May mga questions siya. Okay? May mga tanong siya dyan that encompasses your physical, mental, and social health. Then after nyan, i-add up mo lang yung yes scores mo and circle your score to the left. Okay? Lagyan nyo daw yung score nyo dun sa left side. Okay? May mga tanong lang po dyan. Okay? Sasagutin nyo lang siya. So at after na masagutan, itototal nyo lang yung mga sagot nyo na yes. Okay? Dun sa mga katanungan. Okay, meron ding activity about a wellness triangle. Gawin nyo rin siya, ha? I-summarize mo lang yung lahat ng yes na sagot mo doon sa health inventory. O, ganun lang po siya kasimple. Okay, then after ng wellness triangle, you create your own triangle. Place 4 to 5 items on each side. Yan, gaya na nakikita nyo sa picture. Okay, huwag kayo mag-alala, ipapadala ko ang kopya na ito sa inyong advisor. And lastly, okay, yung nakikita nyo larawan, do this after you finish your triangle. Ayan, so madali lang po yung mga activity na yan. Sana maisagawa nyo po ito, okay? Ito yung magiging basihan ninyo. Ayan, magiging checklist nyo yan about your well-being, okay? Yung wellness status mo, okay? Kung asan ka na babanda, okay? So, talagang mahalaga po at sana may isagawa ninyo sa tulong ng inyong SSG advisor. And now, I will end my session with this quotation from Buddha, okay? It says, "You, yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection." Thank you very much.
Pagkatapos po nating maunawaan ang konsepto ng health triangle, ating ipagpatuloy ang pag-aaral sa isa pang paksa na ating tatalakayin ngayon. Isang karangalan na ipakilala sa inyo ang ating ikalawang speaker na magbibigay sa atin ng kaalaman ukol sa paksang promoting well-being. Siya po ay isang magaling na guro mula sa lungsod ng Maynila, kasalukuyang mental health coordinator ng kanilang paaralan, isang mainit na pagsalubong po kay Ginoong Earl Cesar Sabater, officer in charge ng Gregoria de Jesus Elementary School. Ang aking pagbati sa punong guro ng Silito Zamora Junior High School, Mr. Alvin Angus, ganon din sa mga dalubguro, mga guro, mga magulang at mag-aaral, lalong-lalo na sa SSG na siyang nangunguna sa webinar na ito. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Okay, isa pong karangalan ang makasama kayo ngayon, Silicians, kahit sa online webinar lamang. Iniisip ko na kaharap ko lamang kayo at hindi sa screen lamang. Okay, unang beses ko din itong magsalita o magbahagi ng aking kaalaman ukol sa topic natin ngayon sa mga high school students na gaya nyo. Kaya sana, sa araw na ito ay may makuha kayong bago o dagdag na kaalaman ukol sa pangangalaga ng ating mental health. Okay, kanina, tinalakay na sa inyo ang iba't ibang components ng health, ang physical, mental, at social. Alam ko din na hindi na bago sa inyo ang dulot ng COVID-19 sa ating mga buhay. Lalo na sa inyo mga kabataan, kayo ang mas naapektuhan. Kaya hindi tumitigil ang ating pamahalaan, maging ang inyong paaralan na magbigay ng assistance gaya ng webinar na ito upang laging may nagbibigay ng payo o paalala sa kung ano man ang nagiging epekto ng pandemya sa inyo. Bago ako dumako sa ating main topic, nais kong tignan nyo muna ang mga larawan at balikan muna natin ang noon at ngayon. Larawang inyong nakita ay ilan lamang sa mga pangyayari noon at ngayon. Ito ang isang pagbabago na hindi natin inaasahan. Pagbabago na nagdudulot ng iba't ibang epekto sa atin. Ano-ano nga ba ang naging epekto nito sa atin? Positibo ba o negatibo? Okay, here are the list of negative mental health and well-being. Ito ba ay naranasan nyo dahil lang sa COVID-19 o kahit noon pa man na wala pang pandemic? Una, unhappiness and decreased enjoyment in life. Dahil sa isang pagbabago dulot ng pandemic, marami ang bawal gawin. Yung mga dating nakasanayan nating gawin na nakapagpapasaya sa atin ay biglang nahinto. Kung dati, kayo kasiyahan nyo na ang maglakad papuntang school, sumali sa mga activity sa school,
dumalo sa graduation, dumalo sa birthday party ng kaibigan, gumawa ng group projects, kasama ang inyong mga klase o kaya sumama sa field trip ng school, nababawasan ang kasiyahan nyo bilang mga estudyante. Ngayon, kung magpapadaig tayo sa lungkot, sa pighati ng buhay, at hindi nyo magawa ng paraan na makaahon sa kalungkutan, magiging resulta ito ng kawalan ninyo ng gana sa pag-aaral at maapektuhan ang mental health ninyo. Okay, pangalawa ay ang family conflicts. Ang pag-aaway ng miyembro ng pamilya ay nakapagdudulot din ng negative mental health and well-being. Normal lamang na may konting hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Minsan sa mag-asawa, minsan naman sa magkakapatid na hindi nagkakasundo. Nagsesulusan, nag-iisipan ng mga gawain sa bahay. Okay lang po yan. Ibig sabihin, normal tayo pag ganyan. Ang mahalaga at the end of the day ay nagkakaunawaan naman. Okay, nagiging abnormal lamang kung nagkakasakitan na physically, mentally, and emotionally. Okay, next is relationship difficulties or problems. It may be problems with family, with friends, with your loved ones, or with yourself as well. Nag-umpisa yung relationship problem kapag di kayo napagkasunduan. Tapos, it will lead arguments. Nagtatalo na. Tapos, maghihiwalay na o magkakalimutan na. Okay, for example, pagkakaroon nyo ng BFF o best friend for life. Okay, pinagkakatiwalaan mo. Tapos, pag may problema siya, you are ready to comfort him or her. Okay, nandyan ka palagi sa tabi niya sa oras ng saya at problema. Nagdadamayan kayo. Tapos bigla na lamang na may hindi kayo napagkasunduan. Tapos may mga iba pang nakikisali o nakikisawsaw. Hanggang sa namalaya mo na nasira na ang pagkakaibigan ninyo. And syempre, malulungkot ka. Iiyak ka dahil masakit. Kaya learn to handle it. Okay, next is social isolation. Okay, so social isolation can be defined structurally as the absence of social interactions. Okay, contacts and relationship with family and friends, with neighbors, or on an individual level, or with society at large, on a broader level. Kumbaga, ito yung mga taong loner, yung ayaw makihulubilo sa iba. Yung takot sila na mahusgahan. Kaya mas mabuti na lamang na sila na lamang. And this will lead to loneliness. Okay, loneliness can be damaging to both our mental and physical health. Okay, socially isolated people are less able to deal with stressful situation. They also more likely to feel depressed and may have problems processing information. This in return can lead to difficulties with decision making and memory storage and recall. Okay, next is work or school or other problems related to work or school. Ito yung madalas na naranasan ng mga nambubuli o kaya nabuli. Kaya ayaw nang pumasok ng estudyante, may nambuli na pala sa kanya. Okay, nangyari na dati sa isa kong estudyante. Okay, hindi siya pumapasok. Nagdadahilan siya palagi sa magulang na may masakit sa kanya. Masakit sunwari ang kanyang tiyan o ulo, kung ano-ano pa. Para lang hindi siya makapasok sa eskwelahan. Okay. Pinipilit ang magulang, ayaw talaga. Yung pala, may nambubuli niya sa kanya. Okay, meron din naming sitwasyon na stress ang estudyante, lalo na ngayong dahil hindi siya makagawa ng mga task niya. Hindi siya nakagawa ng outputs dahil walang kakayahan na mag-online. Dahil walang magamit na gadgets o walang pang-load sa internet. Pero dear students, hindi lamang ang pag-online class ang solusyon para makatapos kayo ngayon. Alam ko na ang paaralan ninyo ay hindi tumitigil na gumawa ng paraan para matulungan kayo. May mga modules kayo na pwedeng gamitin at sagutan.
Okay, ang ating next is yung legal and financial problems. Okay, dahil sa pandemic, marami ang nawala ng trabaho. Okay, mga nalugi at nawala ng negosyo at kabuhayan. Okay, marami yung mga nabaon sa utang dahil kahit ayaw naman natin na tayo ay mangutang, walang magagawa dahil ito ay kinakailangan. Okay, marami rin ang nagkakasuhan dahil hindi na nakakabayad sa utang dahil karamihan ay nawalan ng hanap buhay. Okay, ang susunod ay yung poverty and homelessness. Okay, ang palaging daing ng karamihan ang kahirapan. Okay, tumataas lahat ng bilihin o gastusin. Pero yung ang sahod natin ay hindi sapat. Kaya karamihan na hindi nakakabili ng sariling tahanan. Okay, hindi nagbibigay ang mga pangangailangan ng hindi na ibibigay ang mga pangangailangan ng pamilya. Kaya nagdudulot talaga siya ng negatibong epekto. Okay, in May 2021, DSWS survey results showed at least 39% of all families in NCR or National Capital Region said they were poor. The rates were higher outside the capital. It was 45% of all families in the rest of the Luzon. Okay, 56% in the Visayas and 59% in Mindanao. Okay, next is self-harm and harm to others, including suicide or homicide. Okay, according to the Journal of Public Health, FDAB 115, published last April 7, 2021, suicide is a leading cause of death worldwide. Okay, pambuong mundo to ha. Okay, even before the emergence of the novel coronavirus or SARS-CoV COVID-19 pandemic, okay, suicide continued to be a major public health concern. Okay, globally yan ha. Globally, someone dies by suicide every 40s. And each other death, there are 20 more persons attempting suicide. Okay, mahalin natin ang ating mga sarili. Ito ay kaloob sa atin ng Diyos na dapat nating ingatan at huwag nating sasaktan ang ating sarili. Okay, and lastly, heart disease and other medical conditions. Okay, ang pagkakaroon ng sakit ay lubhang nakakapigbigay din ng negative impact sa ating mental health. Sabi nga, di ba, health is wealth. Okay, ang ating kalusugan ay ating kayamanan. Okay, hindi na daw bali na mahirap ka basta wala kang sakit o nararamdaman. Kasi syempre, pag nagkasakit ka, maaari kang ma-hospital. Okay, hindi lang pera ang problema, pati ang emotional stress na magiging dulot nito. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating buong pamilya. Lahat yan apektado. Buong membro ng ating pamilya. Okay, so yun po lahat ang mga negative mental health and well-being. Kailangan nating labanan ang mga ito. Maraming paraan para na ang negative ay maging positive. Halika at ating alamin. Okay, kung kanina ay puro negative mental health, pumunta naman tayo ngayon, tumungo naman tayo sa good mental health and well-being. Okay, good mental health and well-being mean different things to different people, and every person has to find their own way to life that is meaningful and satisfying for them. Lahat ng problema sa buhay ay may solusyon. Lagi natin tatandaan yan. Ha? Okay, kailangan lang natin hanapin ito. At bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paraan paano ito gawin. Okay, una sa good mental health is yung spending quality time with close friend and family. Okay, napaka-importante niyan. Okay, ang pamilya ang ating pangunahing sandalan sa oras ng kagipitan. Huwag kayong mahiya o matakot magsabi sa inyong mga magulang. Tatandaan niyo yan, ha? Sa inyong magulang, kapatid o kaibigan ng inyong mga problema o nararamdaman, dahil sila ang mga makakatulong sa inyo. Okay, huwag kayong mag-secret-secret sa inyong mga magulang. Okay, working in a job or finding an activity that is meaningful.
which can provide a sense of purpose. Okay, gumawa ng mga bagay na makabuluhan. Kung nawala ng trabaho, maghanap ng ibang paraan upang maging busy at maiwasan natin ang matinding pag-iisip. Kasi pag wala kang ginagawa, mas madami kang maiisip ng mga bagay na hindi maganda at magdudulot lamang ng depression. Okay, kailangan positive thinking tayo lagi. Okay, there's a power in positive thinking. Okay, susunod natin sa learning a new skill. Tulad ng painting, singing, okay, knitting, or foreign language, pwede rin, which can provide a sense of pride and achievement. Gawin ninyo ang mga nakakahiligan ninyong gawin. Kung gusto nyo nga kumanta, kumanta kayo. Okay, sumayaw kayo kung gusto nyo sumayaw. Okay, gumawa kayo ng vlog para ang inyong sarili ay maging busy. Okay, maghalaman kayo. Or kung kayo mahilig mag-guhit, kayo ay mag-drawing, okay, mag-painting. O kaya, doon sa mga mahilig magbasa ng aklat, okay, magbasa kayo ng aklat just to keep yourself busy. Okay, gawin ninyo ang inyong isipan na palaging okupado. Okay, ang susunod ay finding a hobby. Okay, tulad niyan, yung gardening, yung playing sport, okay, cooking, or arts and craft, para maging busy tayo. Okay, kung dati wala kang hilig sa pagganta o sumayaw, o pagpipinta, pagluluto, subukan mo, malay mo, may natatago ka palang talento na hindi mo pa nadidiscovery. Okay, malay mo, sa cooking pala, o pagpipinta, diyan ka magaling, di ba? Okay, next, good mental health is giving to others by volunteering. Okay, being there for a friend in need, for caring for animals. Okay, kung nakakaluwag-luwag sa buhay, okay, mag-initiate kayo ng pamimigay sa mga wala sa buhay din. Ha? Yung pagtulong, okay, gaya ng mga ginagawa ng iba, yung mga community pantry, or pagdodonate ng mga pagkain or relief goods. Pwede rin i-assort ang mga maayos pa na damit o yung mga gamit nyo na hindi nyo na gaanong ginagamit. For example, dyan yung toys or yung mga school supplies. At ibahagi mo rin ito sa iba na wala. Okay. Pwede din ang mag-alaga ka ng mga animals like dogs para maging busy ka. Okay, other is having someone to talk to who can provide support and reassurance. Okay, kailangan palagi kang may kausap. Kung hindi pwede sila, mommy at daddy, o kuya o ate, friends, andyan ang iyong mga guro na sigurado kayong makapagbigay sa inyo ng suporta at reassurance. Andyan sila teacher, na? Huwag kayo mahihiyang lumapit kila ma'am, kila sir. Ha? Kung kayo ay nangangailangan ng suporta o kayo kausap, kung gusto niyo nang makakausap. For example, kayo ay may problema. Huwag kayong mag-atubiling kausapin ang inyong mga guro. Okay, next is eating healthily and exercising regularly. Okay, kumain ng mga masustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Ang simpleng pagtulong ay sa gawaing bahay ay malaking bagay na upang ang iyong katawan ay maging busy, ha? At aktibo. Lalo na ngayong online class tayo. Okay, mas marami ang oras sa pag-upo. Kaya dapat tayo ay galaw-galaw din. Kapag itapos ng ating online class, andyan yung maaari kayo na tumulong sa paglalaba kay nanay. Okay, pagkukumpuni o kung anong gawain ni tatay, tumulong kayo. Okay. Kaya ayain ang pamilya na mag-exercise, mag-sumba. Okay. Spending time with people who share similar interest. May mga friends kayo na nasasabihan nyo ng mga interest nyo, mga dreams ninyo, mga paborito nyong K-pop. Kaya go lang. Okay, and experiencing new things such as
trying different foods, traveling, or meeting new people. Sa traveling siguro hindi pa masyado ngayon. Maybe next year, baka pag lumuwag-luwag na, yun, pwede na tayong mag-travel-travel. Yung trying different foods na luto ni nanay o luto ninyo mismo, pwede yan. Pero yung traveling, medyo bawal pa dahil sa situation nga natin. Next time na lang kung pag pwede na. Meeting new people, pwede. Dahil kahit virtually lang, ang ating klase ay nakikilala pa rin kayo mga bagong kaibigan o classmates. Okay, ayan. Sana, dear students, may natutunan kayo sa araw na ito. Dalangin ko, palagi ang inyong kaligtasan, ang inyong tagumpay sa hamon ng buhay. Maging positibo kayo sa pagharap ng problema. Mag-aral ng mabuti at lalong-lalo na mahalin ang inyong sarili. Okay, bilang pagtatapos ng webinar na ito, nais kong i-share sa inyo ang ginawa namin mag-asawa. Ang tawag namin dito ay The Alphabet of Activities A to Z. Ito ay alpabeto ng mga gawain na naglalaman ng mga paraan upang kayo ay magkaroon ng digital well-being. Okay, panoorin ninyo at sana maging gabay ninyo ito sa pang-araw-araw. Maraming salamat po! Ways to improve your mental health and well-being. The Alphabet of Activities, alpabeto ng mga gawain A to Z. A, activity. Maging aktibo. Mag-isip ng mga gawain na pwede isagawa araw-araw upang mabawasan ang pagkapagod. B, breathe. Huminga ng malalim, isagawa ang pag-inhale at exhale. Ulitin ito sa loob ng 10 minuto. C, create. Maging malikhain. Gumawa ng mga bagay na nais mo gaya ng pagkita, paggawa ng tula, pagdanta o pagsayaw. D, drink. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ulitin pa upang ang katawan ay malinis at hydrated. E, exercise. Mag-ehersisyo upang lumakas ang katawan at malabanan ng anumang sakit. F, family and friends. Pag-pagkwento sa pamilya o kaibigan ng mga kanyang bagay. G, game. Makipaglaro sa mga kapatid o mga kasama sa bahay. H, helpline. Kapag may problema, tumawag sa pamilya o sa mga nakakatanda. Maaaring tumawag sa mga guro. I, inspiration. J, joke. Makinig at makitawa sa mga jokes na naririnig. Gumawa ng masayang bagay at may pagtawanan. Okay. Ito, gumawa ng graphic at isulat ng mga at mahalagang palatitan. L, listen. Gusto makinig sa mga positibong payo, wala sa iba, at gawin isang inspirasyon sa buhay. L, music. Maglakad ng oras sa pagkikinig ng musika upang maging masaya. N, nurture. Alagaan at mahalin ang sarili. Kumain ng mga masustansyang pagkain upang makaiwas sa mga sakit. O, organize. Isaayos ang mga bagay na may kinalaman sa pag-aaral, gaya ng mga modules at iba pang school supplies upang komportable habang mag-online class. Plan. Bumuo ng mga listahan ng mga gawain o schedule, lalo na sa mga pagsasagawa ng mga gawain sa paaralan upang walang asignaturang maiwan. Q. Quiet na. Yan ang pagkakataon ng sarili na maging tahimik at kalmado kapag nagbubuluhan sa mga aralin o gawain sa paaralan. R. Relax. Yan ang pagkakataon ng sarili na makapagsalga pagkatapos ng mga gawain sa bahay. Maging sa paaralan para mapanatili ang lakas ng isipan at gatawan. S. Support. Huwag sa mga tulong kung sinagandaan. Sa pamilya, kaibigan, o school organization sa pinagsisipan. D. Time.
din ang oras sa pagdiwa ng mga kanyang bagay, lalo sa oras sa paggamit ng internet para sa pag-aaral. Hindi papanuri at mag-ingat sa paggamit ng internet upang maiwasan ang anumang karatan ng social media. Double! What? Panood mo na ang pagkikibong pelikula o palabas sa television upang malibang sa YouTube nila. X, extra care. Doblehin ang pag-iingat upang hindi mahawaan ng COVID-19 dahil ang pag-adjust sa pagkikibong mga kamay, pagsuot ng face mask, o face shield, lalo na kung lalabas ng bahay. Yoke o bal. Gayahin ang buong pamilya at sabay-sabay na magdasal para sa proteksyon ng buong pamilya laban sa anumang kalamidad o sakit. Day. Matulog ng sapat, iwasan ng palagi ang pagpupuyat upang mapanatiling maayos ang katawan. Maraming salamat! Yay! Ayan, Shilishans! Dami nating natutunan ngayong araw. Kaya maraming salamat po sa ating mahuhusay na speakers na nagbigay ng kanilang oras upang tayo ay maturuan. Tunay na sila ay blessing sa ating mga Shilishans. Thank you po, Ginang Nelda O. Sabater at Ginoong Earl Cesar Sabater. Nais din pong pasalamatan ng SSG, ang pamunuan ng paaralan, ang ating butihing punong guro, Dr. Alvin T. Angus, ang School Creative Team sa pagtulong upang maisagawa ang live na ito, siyempre ang patnubay mula sa Department Head ng Araling Panlipunan, Ginang Jocelyn D. Tarayo, at sa aming SSG Advisor, Ginang Hernaline M. Amabilis. Hanggang sa muli, Shilishans!